Nagkayayaan naman sa isang bar sina Chino at Axel. Nag-aalala lang tanong ni Chino kay Axel kung hindi ba magiging problema kina Kyle at Rika ang tungkol sa balitang ipinalabas tungkol sa Cedero Arts High na kinasasangkutan pareho ng kanilang ama. Wika pa ni Chino, nakakasimula pa lamang nila ay may ganoon ng problema sa relasyon nila. Wala namang sinagot si Axel sa kanya. Sa ibang bahagi ng bar na yon, nanduro naman si Jigs Ramones, nag-iisang umiinom. Wala ang kanyang mga kaibigan. Minessage niya ang kanyang dalawang itinuturing na matalik na kaibigan na magpunta sila sa bar dahil isa-celebrate nila ang pagiging corrupt ni Mayor Troy dahil sa kumalat na balita. Ngunit nag-message sa kanya ang isa na pass muna siya. At ang isa naman ay sinabi nito sa message nito na sa tingin ba nito ay sasama pa siyang mag-hangout sa kanya. Pagkatapos ng nangyari kay Archie. Bakas naman sa mukha ni Jigs ang galit at inis. Tinawagan niya si Raven ngunit hindi ito sumasagot. Inalok niya ang mga tao sa kabilang lamesa upang samahan siya ngunit sagot naman ng mga nagiinuman doon ay paalis na rin sila. Naramdaman ni Jigs na ayaw siyang samahan ng mga tao doon, pati na rin ng kanyang mga kaibigan. At nagwala ito, tinapon niya ang mga bote at binaligtad ang lamesa. Sa mga sikat, kinumusta naman ni Carla si Rika kung kumusta na ba silang dalawa ni Kyle. Sagot naman ni Rika na dinefend niya si Troy sa kanya. Wika pa ni Rika sa kanyang ina na nang sinabi ni Troy na kanyang ama na hindi totoo lahat yung isyong binabato sa kanya, naniwala ito sa kanya. Pagbibigay diin pa ni Rika na sapat iyon upang i-defend siya sa taong mahal niya. Dagdag pa ni Rika na ngayon pa lang tingin niya ay tatay niya talaga si Troy. Tanong rin niya kay Carla na hindi naman mali yung ginawa niya, na hindi naman mali na naniniwala siya sa kanyang ama. Sagot naman ni Carla sa kanyang anak na noon pa lang ay dalawa na ang pagkatao ni Troy. Mayor, anak ni Alberto Ramones at si Troy na minahal niya. Yung laging gagawin ang tama. Yung ngayon na ginagawa ang lahat para maitama ang sitwasyon ni Rika. Sad pa ni Carla na hanggang ngayon naniniwala siya na yun pa rin ang pagkatao na nangingibabaw sa kanya. Tinanong rin ni Carla kay Rika kung anong sinabi sa kanya ni Kyle. Sagot naman ni Rika na kakausapin ni Kyle si Mayor para marinig niya ang side nito. Sa bahay nila Kyle, nagpatugtog ito ng plaka at inalala niya ang mga sinabi sa kanya ni Rika na pwede nila ulit kausapin si Mayor upang malinawan pa sila sa lahat. Nasa maikling panahon na nakilala niya si Mayor ay alam niya na mabait itong tao. Naalala rin ni Kyle ang pagpripresinta nito na sagutin ang mga perwisyo na ginawa ni Raven ngunit giit ni Kyle na mapagkakatiwalaan ang kanyang mga tao. Sinabi pa nitong hindi sila katulad ng ibang tao na nagpapakalat ng video na walang pahintulot ang taong nasasangkot. Gayun din ang pangyayari kung saan pumunta si Mayor sa opisina ng BA upang kausapin si Rika. At ang isa pa ay ang pagpapakilala ni Rika na boyfriend na siya nito. Kinabukasan, pinag-usapan ng mga tao sa social media ang balitang corrupt si Mayor Troy at ang tungkol sa Cedero Arts High tragedy. May mga naniwala at may mga hindi naniwala. May nagsabi rin na sayang si Philip Constantino dahil sa nangyari sa kanya. Sa paaralan naman, masaya si Pogs na nakita niya si Bea. Sinabayan niya ito sa paglalakad at natitigan pa sila habang sila ay naglalakad. Larawan sa kanila na nahuhulog na sila sa isa't isa. Nang biglang may kumausap kay Bea tungkol sa balita kay Mayor Troy. Tinanong nito kay Bea kung okay lang ba si Raven. Sagot naman ni Bea na sa palagay niya ay okay naman si Raven. Tanong pa ng isang schoolmate nila kung ano naman ang sinabi ni Raven tungkol sa issue. Sagot naman ni Bea na to be honest, alam naman nilang mangyayari ito at kahit low-key pa si Raven ay alam nilang she can handle this. Pagsang-ayon pa ng isang schoolmate nila na si Raven ay talagang matapang at isang tunay na queen. Sabi pa ng isa ay katulad niya si Bea. Sagot naman ni Bea na sumasang-ayon siya sa sinabi nito. Dumaan naman si Audrey sa isang cafe at nakita niya doon ang kanyang dalawang kaibigan. Tinatawag niya si Farah ngunit lumingon lamang ito at binaling na ang kanyang mukha sa isa pa niyang kaibigan. Nanduroon naman si Bobby kaya nilapitan niya si Audrey. Sinabi nitong iyon ba ang pinuntahan niya sa cafe na iyon na kahit si Farah ay kinakahiya siya.
Panunulsol pa ni Bobby na lahat ng mga bagay na ninais ni Troy na gawin ni Audrey ay sino nga ba ang nakikinabang. Pagbibigay diin pa ni Bobby kay Audrey na hindi siya ang nakikinabang kundi ang babaeng iyon na ibig niyang tukuyin ay si Carla. Tanong pa ni Bobby kay Audrey kung sino ngayon ang nasisira, sino ngayon ang nawawalan. Siya ba? Hindi. Ikaw, saad niya kay Audrey. At ngumisi si Bobby sa kanya saka ito bumalik sa kanyang upuan. Bakas naman ang galit sa pagmumuka ni Audrey. Hindi naman mapalagay si Audrey sa kanyang opisina. Tinawagan niya ang kanyang ama ngunit nagri-ring lang ang kanyang telepono. Kung kaya't minessage niya na ito, tinanong niya kung nasaan ba ang kanyang ama. Kung bakit hindi nito sinasagot ang kanyang tawag sa kanya simula pa kagabi na kung okay ba ito. Ganon din si Rika, tinawagan niya ang kanyang ama ngunit hindi ito sumasagot. Minessage niya rin ito at tinanong niya na tuloy rin ba sila ng 6 p.m. dahil kailangan nilang dalawa ni Kyle na kausapin siya. Ipinakiusap pa nitong mag-reply si Mayor sa kanya. Nang biglang may natanggap si Rika na message mula kay Kyle na irisked muna nila yung kay Mayor Troy dahil maaga siyang umalis patungong Maynila. Nasurpresa si Consuelo sa biglang pagbibisita ni Kyle sa kanya. Mag-uumagahan na sana siya. Tinawag niya ang kanyang anak upang saluhan siya sa pagkain. Ngunit tanong agad ni Kyle sa kanyang ina kung may kinalaman ba si Mayor Ramones sa nangyari sa kanyang ama. Natigilan naman si Consuelo. Tanong niya kay Kyle kung bakit nito biglang natanong ang bagay na yon. At ipinakita ni Kyle ang tungkol sa kumakalat na balita tungkol sa Cedero Arts High tragedy. Binasa ni Consuelo ang balita. Wika nito kay Kyle na wag na nitong balikan ang nangyari sa kanyang ama na nagbunsod sa kanyang obsesyon na linisin ang kanyang pangalan, na hindi ito nakapag-concentrate at hindi na nagdisenyo muli hanggat hindi niya napapatunayan ang tunay na may sala. Dagdag pa ni Consuelo na wala na itong kinalaman sa buhay ni Kyle sa kasalukuyan at hayaan na lamang nito ang tungkol doon. Galit namang sagot ni Kyle sa kanyang ina na hindi niya maiwasan dahil mahal niya si Rika at tatay niya si Troy Ramones. Pagtatapat pa ni Kyle kay Consuelo na si Troy ang biological father ni Rika, na hindi lumaki si Rika sa kanya, ngunit sa ngayon ay nagkakaayos na sila, at ngayon ay malapit na si Rika sa kanya. Galit namang sagot ni Consuelo, then tell Rika to stay away from that man. He is a liar, hindi siya mapagkakatiwalaan. Hindi naman makapaniwala si Kyle sa narinig mula sa kanyang ina, kaya hindi siya makasagot. Totoo kaya ang nasabi ni Consuelo kay Kyle tungkol kay Mayor Troy? Abangan ang mas kapanapanabik na tagpo upang masagot ang katanungan na ito. Dito lamang sa aking channel ng seryeng viral, ang Viral Scandal.